Guys, subukan natin tong dinuguang nitib na manok. Ayan guys, ginisa ko na yan, sibulyas, bawang. At haluin natin after ng mahalo. Bubudburan natin ng mga pampalasa, kung ano man ang gamit ninyo. Ayan. Tapos, tatakpan ko yan. Mas maganda ginagawa ko 15 minutes na hindi ko siya bubuksan para mas madaling lumambot. Ayan guys. Tingnan natin kung malambot na. Okay. Natutusok na. Malambot na to. So, pwede na tayong mag-ready ng gata. Ito na yung gata. Ito yung nyog. Ito yung kailangan nating sunugin. Kaso, hindi kami makapag-gatong sa labas, kaya gagamitan ko siya ng torch. So, pamamaraan na ito guys. Magdadagdag siya ng aroma dun sa dinuguang manok natin, yung magiging amoy ng sinunog na nyog. Kaya ito yung pamamaraan namin dito sa probinsya. Gagayain ko guys, susubukan nating magluto ng dinuguang manok. Ayan, sinusunog na siya at tumuusok. Ang sarap ng amoy, parang nagkukopra ka lang. Yung mga nakaranas lang dyan ang magkopra ng nyog, kaway-kaway naman dyan. At ito, sasawgan natin siya ng papaya. Para ito yung special na pangsahog sa dinuguang manok. Masarap to. Ito na, ihalo na natin yung gata na mix na ng dugo ng manok. After natin itong mailagay, kailangan nating haluin lang ng haluin. Hanggang lumapot. Dito na, kapag malapot na to, dito natin to titimblahan. Para pwede na siyang papakin. Dito, dadagdagan ko siya ng siling labuyo. Ito yung pampasarap dito, yung maanghang. Kasi nasa Bicol nga eh. Nandito yung Bicol Express. Kaya mahilig kami sa maanghang. Maanghang na pagkain, pero hindi maanghang na salita. Mga mapagmahal kaming Bicolano. So guys, luto na to. Kain tayo. Ito yung mga ingredients kung gusto nyong subukan para sabihin nyo masarap nga ito. Salamat kung tinapos nyo yung video. Paki-like and comment naman. Paki-follow din po. Maraming salamat.